Kaya yung problema po nitong mga Duterte saka yung kanyang barkada, spiritual advisor niya si Pacquiao, kagagawan man lang po nila, matitigas kasi ang ulo. O, nag-react na mga kababayan yung ating Pangulong Bongbong Marcos doon sa sinabi ni Pacquiao na gusto siyang ipatumba ng CIA at FBI at yung ating Pangulong Bongbong Marcos, si Lisa, saka si Martin, nagsabuatan daw laban sa kanya. Di ano niya, Mr. Maravillas, yung sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Wala man na niya nga gusto magpatumba sa kanya. Ang dapat anya niyang gawin, humarap siya sa Kongreso. Ayan po, mga kababayan, PBBM urges Kiboloy to attend congressional hearings. Wala man na niyang gustong mag-assassinate sa kanya. Tinanong kasi, mga kababayan, yung ating Pangulong Bongbong Marcos ng mga reporters before siya na lumarga papuntang Australia for the official visit po. Naimbitan kasi ng gobyerno ng Australian government po si PBBM. Pero anya, Mr. Maravillas, parang wala doon sa departure ceremony si Inday. Absent po si Inday, mga kababayan. Naya siguro kay Mrs. Lisa Marcos, saka kay Martin Romualdez, kasi siya man lang po yung may kagagawan. May kasalanan kasi yung kanyang pamilya. Kung ano-anong mga pang-aliposta yung inabot ng first family mula sa kanyang pamilya, pati sa kanilang spiritual advisor na si Pacquiao. Ayan po, absent si Inday. Siya lang yung wala, oh. Si Martin laging present po. Saka siyempre yung mga cabinet officials. Yan kasi. Pero anya, Mr. Maravillas, di ba bumaliktad na si Maudigs? Bumaliktad na po. Binawi lahat yung kanyang mga sinabi. Dinila niya lahat yung kanyang mga binitawang mga salita doon sa Davao prayer rally. Supportado niya na ngayon, mga kababayan, yung charter change. Kahit pa niya yung political provisions. Basta niya, huwag magkinabang yung mga incumbent officials, lalo na yung ating Pangulo. Wala mang ganong agenda po. Kayo man lang yung gumagawa ng ganong mga istorya. Mga haka-haka man lang po ninyo. Dulot ng fentanyl siguro. O, di ba? Pati yung kuan, mga kababayan, yung independent Mindanao po, biglang kambyo po si Maudigs. Hindi daw niya papayagan habang siyang nabubuhay pa na mahati yung Pilipinas. O, di ba, mga kababayan? Kasi naman niya, Mr. Maravillas, nilangaw yung kanyang pa-prayer rally doon na sa Cebu. So, nagising niya siguro si Maudigs na wala na siyang support sa mga mamamayang Pilipino. Saka gusto pa siyang pakasuhan ng mga mambabatas galing Mindanao. Ito po. Sabi dyan, the individuals in question, Duterte Alvarez, in a manifesto signed on February 21, 57 lawmakers from Mindanao have expressed their opposition to proposal to separate Mindanao from the Philippines in call for diligent prosecution of individuals behind it. Ayan po. Mindanao lawmakers call for diligent prosecution of individuals behind secession of Mindanao. Kaya bigla pong bawis yan, no? Si Maudigs nagpa-presscon kahapon at sinabing habang nabubuhay pa daw siya, hindi niya hayaan na madismember o magkahiwa-hiwalay ang Pilipinas. You see? Matatambakan kasi siya ng kaso, mga kababayan, dahil sa kanyang mga pinagsasabi na hindi pinag-iisipan at nakita niya wala mang gustong sumama sa kanya. Added dan yung mga nauuto niyang mga ilang mga DDS,
Lalo yung mga uto-uto mga vloggers niya. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng balitang yan, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel. And hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng Malinis and Spaces Fitness Gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international. And bills payment for Meralco bills, Aleco bills, PLDT, etc. Kahit saan po kayo na bansa gustong mag-travel, pwede na kayo magpa-online na booking sa amin. Pati mga hotels, may paymaya po kami dito, may bayad center na rin. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po ang aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Na-set up na rin yung mga bago naming gym equipments. May treadmill na rin po kami. Ito po yung bago naming product. Eye Glow Serum, galing pong South Korea. Whitening po siya. Tingnan ninyong epekto sa aking anak pong architect entrepreneur, before and after. Sa mga inquiries po, contact ninyo lang po siya, Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan, pati mga pains. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman po ang application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, try nyo lang po ito. Ningxia Red Mix Fruit Cream. Di man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa Gucci Berry. Yung Gucci Berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos na niya, Mr. Maravillas. So, balikan natin yung ating mga kwento. So, naambos interview po yung ating Pangulo before siyang dumarga pa Australia kanina. Sabi ng ating Pangulo, no one na niya was out to assassinate him. Umarap siya niya sa Kongreso. Kahit nga po mga kababayan, yung PNP, wala man na niyang report sa amin na ganyan. Kung totoo niya na may threat sa kanyang buhay, di sana niya nag-report sa amin. Nag-blatter man lang para niya mabigyan namin ng protection siya. Ano ba? Gumawa lang po ng mga kwento-kwento yata itong si Kibbs para ma-justify yung kanyang pagtago. Kasi ayaw niyang umarap sa Kongreso. Ang tawag niya po sa hearing ng Congress, both the Senate and House of Representatives, bogus hearing daw po. Yes, sabi ng ating Pangulo, umarap niya siya sa Congress. Kasi pag hindi, lalo siya niyang malalagay sa malaking problema. Ayan po, sabi ng ating Pangulo, stating that failing to do so could lead to a bigger mess. I would just advise him, if he has something to say, if he has an opportunity in both the House and the Senate hearings, to tell his side of the story. Now, if he says it's not true, nothing like that happened, then let him say it. Sabi ng ating Pangulong, BBM, tama po. Yun ang dapat na, no? Gawin po ni Kibbs. In like manner, ganun din po si Maudix kasi parang pati si Maudix iimbita ng Senado para po mga kababayan linawin yung naging expose nung isang hardinero ni Pacquiao na ang sabi, nakita niya mga kababayan, ibinaba galing sa helicopter ni Kibbs yung mga bags ng armas at nireceive ni Maudix sa kanang anak na si Inday. Sa interview kahapon, o sa presko ni Maudix mga kababayan, nag-deny po si ano, si dating Pangulong Digong. Ako anya, may mga armas dito, pero collector anya kasi ako. Mga 500 anya yung mga license ko.
na mga baril. Pero mag-supplyan niya si Pastor Kibuloy? Sino man na niyang maniwala? Baka niya ako pwedeng magbigay ako sa kanya. Ganon. Yung sabi mga kababayan ni Digong sa presko niya kahapon. Pero malamang mga kababayan, ipatawag siya para linawin yung naging akusasyon ng certain Rene na nakita niyang rineceive daw ng mag-ama yung iba-ibang klaseng mga armas. So sabi ng ating Pangulo rito, the President emphasized that attending the hearings would allow Kibuloy to defend himself and avoid further complications. He warned that continued absence could result in contempt charges, further escalating the situation. If he does not show up, he will be held in contempt, sabi po ng ating Pangulo. If it continues, it will be bigger mess. Tama po. Kaya yung problema po nitong mga Duterte, saka yung kanyang barkada, spiritual advisor niya si Pacquiao, kagagawan man lang po nila, matitigas kasi ang ulo. Both the House and Senate committees have issued subpoenas compelling Kibuloy's presence. Senator Risa Ontiveros, chair of the Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality, has warned of a possible arrest order if Kibuloy fails to appear at the March 5 hearing. Sabi po ni Ontiveros, our next hearing, Anya, is on March 5, and if Mr. Kibuloy does not show up, I will cite him in contempt and have him arrested. On the other hand, the House Committee on Legislative Franchises is set to hear the SMNI franchise issue on March 12. Sabi naman ni House Deputy Speaker Aurelio Gonzalez Jr., Kibuloy Anya should follow the congressional subpoena and understand that no one is above the law. We remind Pastor Kibuloy that he must comply with the subpoena or we will have no choice but to hold him in contempt and proceed with his arrest. So ano kayo ngayon, Pacquiao? Pag hindi talaga kayo mag-attend ng congressional and Senate hearing, magko-contempt kayo. At sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, lalo kayong malalagay sa malaking problema, makinig kayo sa mga matitinong tao. Huwag yan sa barkada mo na si Maudigs na ayaw ding i-recognize yung authority ng Senado. Yan po yung nagpahamak sa inyo. Kaya nga nalagay sa problema yung inyong iseminay. Inayaan ninyong magdaldal ng kung ano-anong mga libelous statements at saka fake news. Diba yung mga tauhan ni Maudigs, si Ka-Eric, saka si yung babae, nakalimutan ko yung pangalan noon. Sila yung nagpahamak po sa inyo. Di ba? Ayan tuloy, namimiligro na tuluyan ng makansel ang inyong franchise. Million-million yung lugi sa inyo dahil sa kakapakinig ninyo sa mga sinasabi ni Maudigs. Ang pakinggan ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos, mag-attend kayo ng congressional hearing at sabihin ninyo kung ano yung inyong defense. O ito yung tanong mga kababayan kay Maudigs tungkol sa subpoena ng Senado. Pag pinakinggan po ninyo ito, Pastor Kibbs, lalo kayong masasadlak sa problema. Pakinggan po ninyo yung sagot ni Maudigs dito. I'd like to ask you a question. What is the equivalent of the word subpoena? Invitation. It's not an order. You cannot order an ordinary citizen like me to compel me to report to you. For what? If I don't want. For what now? If I say to the national interest that you should appear, if I begin to question you, what is the significance of that interest? Hindi niya nire-recognize, mga kababayan. Eh, Pastor yan, kung gusto niya, hindi. Kung gusto niya ni Pastor, di okay. So, makalim ba niya sa kini-contempt? It could because a unreasonable refusal
So maybe the first is invitation, comes the subpoena. A subpoena is more or less like a subpoena of court. Same effect. It can compel your attendance. Pero ako naman, hindi niya, ang ayaw niya. Ano mo gusto sa kanya? Wala mo na nakita na of national interest yung Mayor. Yes. RPMP. Wala man daw siya nakita ng national interest doon sa hearing ni Ontiveros. Hindi importante sa kanya yung mga alleged sexual abuses po na ginawa doon sa mga minor de edad na former members po ng church ni Gibbs. Wala yun, ano, value sa kanya, mga kababayan. Ngayon, doon sa mga baril, nang sabi, tinanggap nilang mag-ama galing kay Gibbs. Ay, ito po yung sabi ni Maudigs. Nag-deny po. Pakinggan natin yung press ko na kinover ng News 5. Ayan. Kami magtanggap ng baril kay Pastor Kibuloy. Ako pa ba ang mag-deliver sa kanya ng kanyon bukas o masinggan? Siya pa daw ang mag-deliver ng kanyon. Stupid proposition. It's silly. It's silly daw. Walang okay, katotohanan. Si madaling sa sabi. Saan siya magkuha? Saan man daw magkuha? Kung magsabi siya wala siyang baril, bigyan ko siya. Kung magsabi daw si Pastor Kibbs na wala siyang baril, bigyan niya. Almost more than 500 firearms registered. May collectors ang may more than 500 daw siyang baril. Pero lisensyado. Ibig sabihin, bili ako ng bili, pero hindi ko magamit. I can only use one. I can carry a gun only one of the entire collection kasi mag-abot ng 50 million. You're only allowed by the authorities to carry one gun. Not even a rifle. Hunting, maybe. So, nag-deny siya, mga kababayan, madaling sabi. Hindi siya rumisibi, hindi siya tumanggap ng mga baril. Galing kay Kibbs daw, tulad ng sinasabi ni Rene. Pero malamang, mga kababayan, because of the testimony ng Hardinero, ipasubena rin po, mga kababayan, si Maudigs ng Senado ni Risa Ontiveros. Tingnan natin sa mga susunod pong hearings. Pero anya, Mr. Maravillas, wala si Inday. Bakit wala si Inday? Absent doon sa departure ng ating Pangulong Bongbong. Yun nga po, siguro nagdalang hiya na rin. Kasi last time po, inisnap siya ni First Lady Lisa Marcos. Tinabla siya po. Kung ano ang ginawa niya noon kay Martin Romualdez na inisnab niya ng gusto sana siyang kamayan, ganon din yung ano ginawa sa kanya ni First Lady Lisa Marcos. Pero sabi nga natin, justified naman po. Kasi sino bang magugusto noon? Sinong hindi masasaktan? Yan yung tatay ni Inday, inalipusta ng todo yung kanyang asawa. Tinawag na bangag, may adik niya tayong presidente. At kung ako niya presidente pa ngayon, baka nakasama siya doon sa ibig niyang sabihin, natukhang. So understandable kung bakit gano'n na lang ang naging reaction po. Hindi na kaya ni Mrs. Lisa Marcos makipagplastikan kay Inday. Kaya siguro ngayon po, iniwasan na lang ni Inday. Huwag na niya ako send off kay President Bongbong. So wala siya rito, mga kababayan. Pakinggan natin yung naging statement ng ating Pangulong Bongbong. Marcos,
the AFP Chief of Staff, Chief of Staff yan ba? Romeo Browner, the PNP Chief Police General Benji Acorda, Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Laban, my fellow workers in government, ladies and gentlemen, good morning. Please take a seat. I am embarking upon a visit to Australia as a guest of government upon the invitation of Governor General David Hurley. It may be recalled that we welcomed Governor General Hurley to the Philippines almost 2 years ago when he represented the Australian people during my inauguration ceremony. We appreciate this personal extension of friendship, and I wish that through this visit, we will be able to not just convey our camaraderie, but the goodwill over the entire Filipino nation to our friends in Australia. Following our historic decision to elevate the partnership between the Philippines and Australia from a comprehensive to a strategic partnership last year, it is now our turn to reciprocate the visit made by Prime Minister Albanese and extend to our Australian friends our strong commitment to this partnership, to this friendship, and this alliance. So yan po yung parte ng speech ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So sabi dito sa news release ng Presidential Communications Office, the President will also acknowledge the growing relations between the Philippines tapos yung Australia on defense security, maritime cooperative activity. Last year, under the status ng Visiting Forces Agreement with Australia, one of the two defense agreements of the country with the foreign allies, sabi ng ating Pangulo, I shall also highlight anya the huge potential in trade and investment that we should maximize in the coming years. After all anya, economic security is a vital component of national security. Finally, anya, I anticipate an enhancement of the mutual understanding between the Philippines and Australia as we share a common vision, not just for our bilateral relations, but for peace and security of the region as well. Madaling sabi, mga kababayan, i-discuss ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa Australian government, Australian leaders po, yung dating problema nating kinakaharap. In which case, may interest din yung Australia dito sa West Philippine Sea. Siyempre, laging kasama po yung discussions sa mga possible investments na pwede pong pirmahan between the government of our country tapos yung Australia. So, yun po, mga kababayan, in summary, yung naging yung laman ng speech ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayos pa. Ayan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.